Magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Vlogs. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Ang ating tatlakay ngayon ay tungkol po sa Executive Order Number 13 na pinalabas noong panahon ni ex-president Rodrigo Duterte. Ayon po dito sa balita, Solon, dito sa Executive Order Number 13, binatikos po na pinagtawanan ng legal experts si Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Nuestro Cognay. Pag-unawa nito sa Executive Order Number 13 na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang Philippine Offshore Gaming Corporation or PUGO. Lumili daw kasi na batay sa inilabas na Executive Order 13 noong 2017 ni Duterte, ex-president, malinaw na nakasaad ang mga tungkulin ng mga ahensya na nagre-regulate ng sugal at pagpatibay sa mga umiiral na batas. Ayon po sa legal expert na si Madam Congressman Luistro, malinaw na hindi ito naglikha ng bagong batas kundi sinisigurado na ang mga lisensyadong operator lang ang maaaring magpatakbo ng online gaming. Alinsunod po ito sa mga batas na pinasa ng Kongreso. Subalit tila taliwas naman ito sa pahayag ni Luestro sa kanyang argumento na ang Executive Order Number 13 ay sumaklaw sa kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng batas. Pinapakita ang kanyang mga salita, ang kanyang kakulangan sa pangunawa sa isyu kung paano gumagana ang mga executive orders sa loob ng mas malawak na balangkas ng batas. Ayon po ito sa Congresswoman si Jinky Luestro. Sa ilalim ng Republic Act 11590 na ipinasa po ng Kongreso noong 2021, nagpapatibay ito ng kapangyarihan ng pagkor sa online gaming. Kabila sa mga pinag-utos nito ay pag-require sa mga PUGO na kumuha ng lisensya at magbayad ng quiz. Anila, hindi lamang ito mali, kundi nakasisira pa sa kredibilidad ng Kongreso, mga kababayan. Diit pa ng mga ito, kailangang magtaglay ang mga mambabatas ng sapat na kaalaman upang matiyak ang epektibong pamahalaan at protektahan ng integridad ng mga institusyon. Yan po mga kabayan ang sinabi ng legal experts na si Congresswoman Jinky Luestro ng Batangas. So, tignan po natin kung gagawa ng Kongreso ang matibay na batas para sa mga online gaming. So, yan lang po mga kababayan. Salamat po sa inyong pagtingin. Salamat po sa inyong pag-subscribe. At siyempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para manotify kayo kung mayroon bagong upload ng video. Maraming salamat po.